Romel Madrigal. During a crisis, you need timely and up-to-date reports from the Teleradio Bandido team daily, plus on Reporters Hour, weekly 5 p.m. to 6 p.m., except Tuesdays, on Channel 224 Sky Cable, TV Plus Boxes, Digital Free to Air Channel 29, DZRJ 810 a.m., Facebook.com/DZRJ 810 a.m., and on YouTube Channel RJ News PH. Po si Banat Bay sa programang Trending News from 2 to 3 p.m. sa Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ 810 a.m. Sky Cable Channel 224. TV Plus Boxes and Free-to-Air TV. Facebook.com/DZRJ810am. At YouTube Channel RJ News PH. Hanggang sa nato sa pinipol is bumunot ng baril. Yung may kulang na pero bumunot ng baril. At ipinalo sa akin, dito malo, sa ulo, ano, sa ulo ako tinamaan. Ano ba kaya ang pagkaramdam ng mga mismong biktima na susumbo sa amin? Malas ang talaga ng nalibiktima. At nagpakita na ang kulit na mukhang kapre. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Pulpo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aling at ni Kuya Moon. Programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang nitig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Bulbo ang pangalan, siya ang bago natin kakamit. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Bon Bulbo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Pulpo, siyang bahalang kumanti. Ang mga mapangabuso ay lahat tumutubi. Alright! Ayan na! Narito na tayo! Alas tres na mga kaibigan! 3 o'clock habit na! Ito na, isumbong mo kay Pulpo na po! Thank God it's Friday! October 2, 2020! Ako po si Alin Ferrer. At ako naman po ang inyong kakampi na si Bon Tulpo, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Magandang hapon, magandang umaga at magandang gabi. Na! Naman po si Kuya Bon, ang original na sumbungan ng bayan. Tiga mo na, may ginagaya ka. Yes, Kuya Bon. May ginagaya ka daw, partner. Wow. Parang may ginagaya ka yung mga kapatid ko. Ah. O, isa sa mga. Bahala na sila, Kuya Bon, na Kuya Bon, na mahula kung sino yan. Yeah. Ayan, samahan niyo po kami isang oras na naman po tayo. Pagkukwentuhan tayo, may kwento sa atin si Kuya Mon tungkol sa lakad niya kahapon. Oh, at syempre, ang ating mga sumbong na naka-line up po for today. Mamaya, yes. Bago magkwento si Kuya Mon, ang tabayanan niyo mamaya sa ating public service, reklamo ng mga logistic o yung sa mga logistic services. Reklamo ito ng mga driver dahil daw, ito yung nauuso ngayon, yung mga delivery. Oh, hindi daw sila binayaran nung nakakontrata sa kanila. Mamaya, dahil marami-raming complaint na po yan, na binigyang aksyon ng ating palatuntunan, ang tabayanan po yan. Samantala, may kawatan daw dyan sa PhilPost? Nakakagulat ba yun, mga kaibigan? Oh, bagong balita ba yun, Kuya Mon? Kawatan sa PhilPost. Sa PhilPost na ba? Ito, may reklamo. May reklamo ang isang binibini dahil yung pinadala sa kanyang parcel mula sa Japan ay nawawala ang singsing. Hindi lang isa, kundi dalawang singsing ang nawawala. Ayun. Ang naiwan lang yung tsokolate. Oh, talaga naman.
Mamaya nga alamin natin ang kabuuan ng sumbong na yan at ang tugon po ng PhilPost dito sa reklamong yan ni ate. At reklamo at hinaing naman ng isang nanay para sa kanyang anak na security guard. Namatay ang kanyang anak sa barracks. Ito daw yung sa bangungot, sabi nila. Eh ngayon, ang hinaing ni nanay, ayaw daw silang tulungan ng agency sa pagpapalibing at may utang pa raw na naiwan sa funeraria. Yan ho ang sumbong ni nanay na mula pa ho sa Samar. Mamaya alamin din natin ang aksyon na ginawa ng ating palatuntunan. At reklamo ng dalawang hapon, Kuya Mon. Japanese National na reklamo ang isang taxi driver at operator. Yes, mamaya interesting po itong kwento na itong sumbong na ito. Anong ginawa? Ano Kuya Mon, kinontrata sa taxi. Tapos nung tumanggi yung hapon, ayaw na niya, bababa siya, bi-video niya, pipicture niya yung taxi driver, nagalit si taxi driver, tumarangkada, nakaladkad ang hapon. Kaya na-hospital tuloy. Ngayon ay mamaya alamin natin ang kabuuan niyan. Siyempre yung aksyon din at tugon ng LTFRB tungkol sa reklamong yan. Alright? At siyempre, bago yan, Kuya Mon, kamusta ka kahapon? Na-miss ka namin. Kamusta ang lakad mo? Maganda yung sinamahan ko kasi mga kaibigan ang nagre-reklamo sa isang government agency. Sinamahan ko sa Malacanang. Kasi hindi ko na babanggitin yung government agency at yung mga official ng government agency na yan. Pero sinamahan ko siya ang isang may-ari ng malaking hospital. Boy! Ang reklamo ang may mga official sa gobyerno. Ando naman si Pangulo. Grabe ang questions doon. Alam mo, pag bago kami pinayagan na makipagkita kay Pangulo to have an audience with the President, ay nagpa-swab muna kami 48 hours before the meeting. 48 hours. Okay. Nagpa-swab kami. Tapos pagdating doon, may rapid test pa. Kompletong protocol. Tapos dito yun sa Presidential Security Group kampo. Kampo ng Presidential Security Group across the Pasig from Malacanang, di ba? Okay. Yun sa may nagtahan. Tapos naming sa holding area ay dinala kami sa Malago Hall sa ng van. Eh nung araw yung mga normal times nakakadiretso ako ron eh. Mababalala ako doon sa Malago Hall. Kayo hindi doon. Parada ka sa malayo doon sa Malago Hall. Doon ka na mag may check up doon. Tapos mag-aantay ka sa isang holding area at darating ka ba? Our turn to see the President, sumakay kami ng van papunta roon sa Malago Hall at pagdating sa Malago Hall, nag-antay na naman kami. Kala ko may test na naman. Yeah, nag-antay kami sa isang holding area sa isang tent na nabaluta ng plastic. Ganon ka stricto yung siyempre. Iingatan nila ang pangulo. Hindi naman masisisi yung Presidential Security Group. Kasi mandato nilang protektahan ang presidente. Physical as well as health harm. Yeah, di ba? Yes. Tama yan, Kuya Mon. Kuya Mon, may mga nagtataka siguro, no?
kung gaano po kaya katagal yung ano, inantay nyo simula nung nag-park kayo hanggang nakarating kayo kay presidente? Anong oras yung appointment? Gaano oras yung appointment? Kasi kailangan na 5:30 kailangan nandoon na kami. 6:30 okay. Kasi meeting. 6:30 ang meeting. Ha? So 1 hour. 6:30 meeting mo. Scheduled meeting namin kay presidente. So 5:30 andoon na kami. Mas maaga pa nga kami. Mga before 5:30 andoon na kami. Tapos, nagatay, siyempre marami ka naman kasing inaasikaso, maraming bisita rin ng Pangulo. Marami, oo nga. Kasabayan ko, hindi ka lang nakita. Kasabayan ko si yung magkakapatid na si Cayetano, si Speaker. Speaker Cayetano. Peter Cayetano, yung kanyang kapatid na si Pia. Senador. Yeah. At yung asawa ni Peter, si Lani. Yeah. Na isa ding kumisista. Diba? Oh. Itano at ang kaibigan, ang Congress, dalawang kongresista ay Cayetano. Asawa yan. At ang mayor ay Cayetano. Cayetano rin. Oh, kapatid. Senador. Senador. Cayetano din. Ano din? Ah, hindi na pala. Cayetano. Oo, dami. Dami nila. Hindi na lang nila lahat ilumos. Cayetano, yung mga anak nila, Cayetano sa konseho. Diba? Vice Mayor, Cayetano rin. Oo. Lubusin na nila. Yung pati yung tigalinis ng munisipyo, yung Cayetano na rin. Di ba? Yun. Dati, barangay chairman, Cayetano. Okay, kaya naging mayor na. Pati yung maglinis ng kubeta, Cayetano na rin. City Hall. Oo, kaya di kayo nagpang-abot. Eh, tapos Kuya Mon, ano, nakapasok na kayo, kamusta ba ang Pangulo? Well, okay naman siya. Sabi nga niya sa amin, healthy naman siya. Kaya lang, siyempre, may diramdam niyang mga may sakit siya. Kaya nga, dinala ko yung energy healer. Kasi, sabi niya, may naramdaman siyang sakit. Yung mga aksidente niya. Aksidente niya. Sa motor. Siklo. Sa motor. Kaya siya, okay. Kumisig, gumaganon siya dahil masakit yung tenga niya. Dahil nahampas ata yung tenga niya noon sa motor, kung bata pa siya sa motorsiklo. Kasi si Pangulo ay motorcycle enthusiast. Kagaya sa iyo, kagaya ng ikaw po. Sumemplang siguro. Nung ilang beses ka na semplang nung nagmumotor ka, Bon? Kuya, yun nga lang, grabe. Yung mga gasgas ko sa ano, talagang. Well, dumating ka sa bahay ka, minsan na yung braso niya lahat, grabe ang gasgas. Gasgas. Anyway, si Pangulo kasi speed maniac yan eh. Talaga naman. Motorsiklo naman kasi, hindi ka pwedeng mabagal. Mabagal. Mabagal ang motorsiklo. Ang motorsiklo is mabuhal po eh. Ha? For speed. At sa kandad, isa pa po ito, pag ang motor, the more na mabagal, the more na nabubuhal siya. Hindi gaya ng mas mabilis siya, mas stable siya. Baliktad. Coming from a motorcycle enthusiast. Anyway, maraming beses na sumimplang si Pangulo. Kaya nung kabataan niya, kaya nararamdaman. Kaya ngayon may edad na, iniinda niya ngayon. Iniinda. Marami. Ako nga, iniinda ko na yung mga sports ko nung araw. Dami na. Marami ng akyat bundok, takbo, o ano-anong mga badminton. Next. Pero kuya, bata-bata si yung mga sports sa badminton. Si Pangulo, hindi pa napagod noon. Daan niyang hinarap na tao. Yung itsurang pagod na, stress na. Okay pagod, lang. Kikita naman yung pagod. Eh, siyempre. Anyway, sabi niya, healthy naman din ako. Sabi niya, may sakit siya sa baret. Yung sa baret, gawa yan ng sobrang sigarilyo.
Pamamaraan niya Yossi. At saka meron hindi rin siya umiinom na dahil hindi siya pwedeng uminom dahil nagkakaroon siya ng reflux. Yes, acid reflux. Sabi niya, hindi na ako uminom, hindi na ako naninigarilyo. Sabi niya, healthy wala. Living. Sabi ko sa kanya, siyempre. Sabi ko, Mr. President, sex. Sabi niya, once a day daw. Asay! Asay! Talaga lang, ha? Hindi, tumawa ako. Ikaw na. Tumawa ako, sabi ko, once a day. Hindi mahala ako sa iyo. Merong yung dati mong girlfriend, no? Sabi po raw sa kanya, papakilala mo yung bagets sa kanya, may na bago mong girlfriend, bagets. Eh, hindi naman po. Wala naman ako. Ang kalandaw, drawing. Magalit lang ito dahil naghiwalay na kami. In short, Kuya Mon, kumbaga, sa, medyo matagal din kayo hindi nagkita. Kumbaga, mukhang masaya yung ano, naging panyo. Kumbaga, dinala ko yung energy healers, yung ayun, from afar kasi ayaw palapitin sa Pangulo. Energy healers ito. Yeah, energy healer. E paano yun? Yung ayaw palapitin, kailangan mag-gloves pa ng PSG. Yeah. Yun. Sabi ni Digong, palapitin na ninyo yan. Yeah. Alcohol na lang. Yeah. Mag-alcohol na pwede naman. Eh, alam mo naman, PSG, mandato ng PSG na protektahan. Eh, siyempre. Yes. Sir, hindi pwede, sir. Distansya. Habang pinipray over, laking layo ng distansya. Layo. Takot kaya yung healing doon. Baka mamaya di umepekto yung healing pagka malayo. Eh si Pangulo naman, gusto niyang, alam mo naman si Pangulo, lalo na at babae yung healer. Baka maganda pa. Baka maganda yung healer. Sigurado. Okay, healer. Pero may sure yung healer, may asawa na. Pero sabi niya, sige na, dito. Halika. Dito na. Pwede naman ako. Pwede naman ako. Yung pranic. Sige, sabi niya nga. Sabi ng PSG, wag sir. Layo na nga nung healer, nilagyan pa ng gloves. Ay, grabe. Baka mamaya, hindi umepekto yun ah. Ay, sana naman na-heal na si Presidente. Careful, Alin, kung talagang tamaan ka. Kasi may breaking news ngayon, si Trump, si Pangulong Trump, at saka si Melania. Meron? Oh, positive. Positive. Yes, oh. Positive. Well, Kaya dapat talaga mag-ingat ni Pangulong Digong. Hindi, but you can't be too careful. Talagang kung tamaan ka. Meron talagang swertihan dyan. Swertihan lang. Tama ko yung maniniwala ako dyan. At least maganda naman kung ano man yung iba nyo pa na pag-usapan doon. Alam ano ba ibang agenda? Okay. After, siguro, I don't know who came first. Kami o kay sila Cayetano. Hindi naman ako nagtatanong eh. Parang sila, Senator Cayetano, kuya mo, kasi nasa news yun eh. Nauna sila kasi bagay, nag-antay kami ng 6:30 kami. Yung 6:30, nag-antay kami hanggang alas. Ikaw, ang agenda mo, Kuya Mon, para i-heal si Pangulo. Ang agenda ni Senator, ni Congressman Cayetano, yung sa term sharing. Oo nga. Sa term sharing. Sa speakership. Kasi nag-aagawan na nga at malapit na yung term. Ano naman yung katakawan ng power? Sabi nga nila, power corrupts. Power tends to corrupt.
Absolute power corrupts absolutely. Tira mo na nga po na ito si Peter Cayetano. Hati sila, di ba? Hati. Hati nga. Under the term sharing agreement was brokered by President De Gaulle. Ayun, ayun na niyang i-honor. Diba? Oh, nagbotohan pa nga sa Kongreso eh. Wala siyang palabra de honor. Oh. Diba? Alam mo, si Cayetano and the rest of his colleagues in Congress, masahol pa sila sa Den of Thieves. Alam mo, yung mga kumbol ng mga magnanakaw. Kasi yung mga magnanakaw, may palabra de honor daw. May honor among thieves. Oo, oh, may pelikula na na yun. There is honor among thieves. Oo. Eh, pero dahil kay Pangulong Digong Kuya Mon, okay na. Bababa siya sa October 14. Kapalitan na yung Speaker of the House. Oh, okay. Hindi siya. Hindi ba? Hindi. October 14, nagkasundo na sila ko yung pinagkasundo sila ni Pangulong Digong, di ba? Uy, wala. Pinagkasundo. Katapos si nag-speech pa si Speaker Cayetano na mag-resign na ako. Mapaawa effect. Ek-ek. Alam mo naman. Etios lang pala. Gay speak yan. Gay speak. Echos, ek-ek, ano pa? Charing. 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 Sabi naman ng mga kasamahan niya sa Kongreso, ay huwag ka mag-resign. Wow. Kasi gusto ka namin. Ayun. Ang nagawa eh. Oh. Ay, bakit ka mag-resign? Ay, eh kasi ang concern nila ay sa budget. Ha? Ang concern nila ay sa budget. Binusog niya ng pork barrel yung mga kasama niya. Yun. Pork barrel. Kaya ang daming kampi sa kanya. Ang daming kampi. Busog sila. O, pinangakuan. At saka kapag halimbawa umakyat naman, halimbawa pumayag siya na umakyat si Velasco. Papalitan siya. Baka naman na maalis sa pwesto yung mga sa key positions. Uh-huh. Yung mga kongresista. Mm-hmm. So isa yan sa inaalala nila, isa yung mga concern. Kaya huwag siyang ayaw nila mag-usay. Huwag na lang. Oo. Pero noon, noong 2019, nakausap na sila eh. Lalaking usapan nga daw eh. Lalaki sa lalaki. Lalaki. Usapang lalaki to, ha? Promise! Promise, ha? Promise, ha? Hati tayo sa term. Oh, yung pala, ayaw. Kapit. Anong tawag nila doon, Kuya Mon? Anong tawag nila doon? Kapit, ano? Kapit, ano? Kapit patalim. Last year, gentleman's agreement. Yeah, gentleman. Pero ngayon, amis ha. Ay, nako. Ay, abangan natin yan kung ano nga ba ang mangyayari sa October 14. May bababa ba? May aakyat ba? We'll see. Ayun. Pero tayo dito sa isang bumukay, Tulfo, maging sino man ang Speaker of the House, tuloy-tuloy tayo sa service. Alam mo, malaki ang paggalang ko doon sa tatay nila. Ay, okay. Si Senator Rene Cayetano. Okay, in fact, may mga okasyon na kinuha natin siyang abogado. Opo, yes. Para doon sa mga, yung mga nagre-reklamo sa atin, siya mismo nag-volunteer. Yeah. At nung araw na yun, nung buhay pa yan, nasama-sama niya si Alan Peter. Hmm. Bata. Makapal pa buhok nun. Nakita mo yun? Makapal pa buhok niya nun. Oh, no. Nakita mo yun? Yes, okay. Kaya mo. Gapo. Tisoy. Alan Peter. Ngayon, kapal pa buhok. Ngayon na. Pipito na lang na pipito.
Hindi naman, marami pang buo. Shaggy. Shaggy na lang, Shaggy. Yung Arabo, si Vitaliano Aguirre. Ito, Shaggy. Shaggy daw, Shaggy. Shaggy. Hala, sige, lagot ka. Alright, sige, Kuya Mo. Basta tayo, sabi ko nga, mag-isino ka ng Speaker of the House, tayo ay tuloy-tuloy lang sa public service natin. Magbibigay po kami magkaano man mangyari dyan sa Congress. Sige, magbabalik tayo Kuya Mon para bigyan na ng ating mga sumo ngayong araw na ito. Marami-rami ito. Kaya antabay lang ho muna kayo dyan. Okay, magpapalit ng estasyon at ang yung mga TV ninyo, buksan nyo na. Baka nakalimutan nyo magbukas. Tapos yung Facebook nyo. Alam nyo natin. Tsaka talaga Kuya Mon, i-ano ko lang. Kasi kahapon, nag-agalit ka dahil sabi mo, isumbong mo kay Rafi. Eh, gusto natin ipaalam sa publiko, fake account yun, Kuya Mo, yung isumbong mo kay Rafi. Kailangan may... Kailangan malaman nila. Malaman nila na hindi tayo yun. ang isumbong mo kay Tulfo, kay Ramon Tulfo. Yung kay Rafi, wanted sa radyo at Tulfo in action. Kaya ipatulfo mo. Ayun. Sa kanya yan. Magkaiba ko ha. Kay Tulfo, meron tayong copyright yan eh. Meron. Last year, pinaka-copyright natin. May may isang abogado, sabi, pwede kong i-copyright, ipa-patent. So, nasa patent office yan. Yes. Kaya huwag po kayong malilito mga kaibigan ha. Yung nakikita ko ninyo sa mga Facebook na isumbong mo kay Rafi, fake po yun. Hindi po yun sa amin. Hindi rin po kay Rafi yun. Kaya para po sa kaalaman po ng lahat. Kaya ako nag-alit sa mga fake post. Fake post. Alright. Dapat yan ang tinitake down ng Facebook eh. Yan ang tinitake down ng Facebook. Alright, sige mga kaibigan, huwag muna kayong alis at magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Ang oras na po namin ay alas 3:24. Babalik kami. Tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na pun. Mga krimen at anumalya ay lahat paun. Walang witness, lahat masok. We never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo na kailangan kong mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat hindi na sa tama at wala sa kamali. At siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakambi. Bold Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Hey, Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. This is Eric LeCain with the World News Jam, your weekly update of the most interesting stories going on around the world every Sunday at 7 p.m. on Radio Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 AM, also Sky Cable Channel 224, TV Plus Boxes, and free-to-air TV. Also, check us out on the web at facebook.com/DZRJ810AM and our YouTube channel, RJ News PH. We'll see you then. The Observer, Pusong Minero, is a radio program that tackles political, current events, consumerism, and environment issues. It also tackles news and issues on responsible mining, its contribution to our country and communities in terms of social,
health, and environment. The Observer Puso Minero, hosted by Felix Tambongco, every Saturday from 6 a.m. to 8 a.m. on Teleradio Bandido Baby, Channel 2. Baby, I'm home! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Alright, ito na. Nagbabalik na tayo sa ating palatuntunang isumuko kay Tulfo. Ang oras natin, alas 3:27. Partner, may paalala ka dyan. Ito, may konti tayong reminders. Ito, alayan. Alam nyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o na kahit na anumang istruktura na malapit sa linya o tore ng kuryente ay mahigpit pong ipinagbabawal. May kaukulang parusa ang paglabag po dito at ito'y may pagkakakulong ng hanggang 12 taon at kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man sa banda. Isang paalala mula sa NGCP. Okay. Okay, dito na tayo sa unang sumbong natin, Kuya Mon, partner. Ito yung reklamo dyan sa PhilPost. Dumutok sa ating himpilan si Rowena Pardilla para nga ireklamo dahil daw may kawatan, no, may kawatan daw dyan sa PhilPost. Nawawala daw yung muna, sandali ha. Yes, diba? Sa PhilPost ang may kawatan. Hindi lang. Marami. Hindi lang. Sa dami. Maubos yung ano natin, Kuya, pag isa-isa nyo pa. Maubos yung oras natin. Kaya nga, hindi. Ganito mo na. I-elaborate nyo pa po, isa-isa nyo pa po. Ayan. Meron daw kaibigan itong si Rowena nagpadala sa kanya ng tsokolate. At saka isang pampaganda, yung mga pamahid sa mukha. Yung, kuhan yan. Lalaki yan. Tapos, oo. Baka jowa niya. Jowa. Hindi, babae ko yung muna yung nagpadala eh. Yung babae. Babae ang tender. Oo, kaibigan daw talaga niya. Ay, binabawi ko. Oo. Ngayon, inihatid sa General Trias bumagsak. Inihatid sa General Trias yung kanyang parcel at doon niya kinlaim sa PhilPost General Trias. Pag claim niya, narito po, pahingin natin ang kwento ni Rowena. Balot na balot siya. Saka yung estimated weight, wala na. Pinawasan talaga siya. Saka ito daw, sabi, kinukuha na ko yung post office ng Gentry. Naninakaw talaga. Kasi binuksan na lang ko. Sisingi na lang talaga yung ginagawa dapat. Kasi kung meron silang makita, itatawagan ko. Yung nakailam. Tawa ba? Post office. Kasi sa kanila. Okay, hindi naman gano'n kaano. PhilPost. Kasay. Sine. Kasi train ako sila eh. Pinadala ng mag-center sa'yo through EMS. Okay. Tapos si EMS, ang bagsak niya sa PhilPost. Sa PhilPost, lahat naman po talaga. Oo, sa Cavite. Sa Pasay. Pasay. Sa Pilipa mo na lang doon. Hindi po. Yung Pasay, diniliver nila, dinipartyo nila sa Cavite. May postal office kasi yung Cavite. So, sino doon na kailan? Pasay o Cavite? Kasi kanila to eh. Yung ano dapat, ito yung pinakita nila yung ginawa sa parcel ko. At saka, ano na, warak-warak na sa loob. Pinicturan mo ba yan? Opo, yung loob. Yun. Yung parcel niya, Kuya Mon, pag anong dumating sa kanya, sabi niya, bukas na. Pinakialaman na.
Kasi ang sabi daw, nung inobserbahan nila yon, yung malaking tape o yung packing tape, ang tatak pill post. Tinanggal yon, tapos siguro, binuksan, binulat-lat. Binulat-lat. Sa kapapago niya, pala nung araw pa yan. Oo, totoo. Yung mga ibang mga ilang miyembro ng PhilPost. Post office. Post office to dati. Post office. Post office. Oo. Kaya nagulat daw siya. Ang alam niya, Kuya Mon, may dalawang singsing sa loob. May tsokolate at saka yung pampaganda. Eh, ang natanggap na lang daw niya, nakuha na lang niya doon sa parcel niya, yung tsokolate na maliit at saka yung pampaganda, yun na lang. Yung sing-sing, wala na. Minakaw. Minakaw. Sige, narito mo po, ang sumpong. Kasi ito yung pinadala ng pen ko. Lakad, covered siya. Tapos, ang declaration chocolate, pero yung pinadala niya talaga, may kasama nito. Tsaka yung dalawang pinag-pull tayo. Yan. Ang problema kasi, bakit binubuksan? Yun yung pagbubukas, pwede natin issue yun. Yung estimated weight din, hindi malaki daw yung bawas talaga. Mm-hmm. So yun talaga yung inaano ko. Nag-complain ka na? Sa post, boss. Nag-bigay na po kanyang letter. Kaya sabi po ng gentry, dapat talaga mag-complain na kasi marami talaga. Dating sa akin yung parcel ko galing EMS, ito warak-warak na. Pero siyempre sealed to, nakasealed. Nakasealed siya. Kanya, pati. Tinuro sa akin ng gentry as post. Dito daw binukot ma. Ah, kasi ito sealed to, ganyan. Tapos ito na siya, warak-warak na. Sabi dito dinaan. Dito dinaan. Tapos ito, siyempre sealed din to dapat. Ayan na naman binigay sa akin. Just, ano naman ang... Ang rings, ano pagkakadescribe sa'yo nung nagpadala? Kuya mo, alam mo, sa puwet. Pinwet ito, pinwet. Pinwet? Kasi sa puwet ng parcel dinali. Ah, pinwet. Pinwet. Pinwet yung parcel. Parang hindi ko gusto yung pinwet. Sa puwet daw dinukot eh. Yung sing-sing. Oh, tapos. Yun. Eh, ang problema lang Kuya Mon dito sa parcel niya, ang naka-declare, chocolates lang. Ay, nako. Hindi naka-declare yung sing-sing. Yeah. Eh, kasi, di ba, yung iba kasi ginagawa yan para makatipid. Hindi mo i-declare. Sinisingit lang ba nila? Mayroong, may mga magnanako sa PhilPost. Mm-hmm. Meron silang mga, ano ito, may gadget sila. Na makikabunog, op, meron ito. May x-ray daw kasi pala Kuya Mon, pag dumadating dito sa Pilipinas, dadaan sa x-ray, yung mga package. Siguro nakita doon sa x-ray na may dalawang bilog. Oo. Tapos nakadeclare lang chocolate. Sa kasi kaya nung pinatimbang niya, malaki talaga yung weight na nawala doon sa parcel niya. Kaya bilang action, kasi in-advisean daw siya ng General Trias Cavite PhilPost na mag-file na ng sumbong dito sa main office. At ang instead na dumiretso siya, dito sa atin siya nagpunta. Kaya po tayo ay tumawag sa PhilPost office at nakausap natin Kuya Mon si Mr. Alvin Fidelson, yung hepe ng corporate communication nila, para idulog itong reklamo ni Rowena. Narito po yan. Kailangan po namin kasi malaman muna kung ano po yung nangyari. Tapos makausap yung mga tao na nag-sort, nag-accept ng mails. Kaya supi po kasi pagka dumating yung parcel, ang mangyayari yan, isa-sort yan, tapos i-open ang customs examiner. Kaharap po yung addressee para makita po kung taxable po yung material. Kasi sa amin po kasi pinaprocess lang namin yung mails, dinideliver namin. Ang nag-inspect po ng laman ng parcel niya kung taxable yung duties niya. Oo, kaya lang sir, sabi mo ang bubuksan to ng customs sa harap ng receiver. Oo, kaya lang hindi nangyari yun. Kaya po, check din namin sa custom examiner kung ano po nangyari. Opo, bali yun na po, kailangan po namin makuha yung detalye at saka yung kung magpo-complain si ma'am,
yung pinakamalapit sa post office, halimbawa ako sa General Trieste, pwede siyang mag-complain doon, tapos doon na lang po kami makikipag-coordinate. So kailangan matutukan na. Yun. Magkakandak daw ng investigation, Kuya Mo, ng PhilPost. Ano kayo ang magiging kahinatnan niya? Sana meron. Sana. Sana lang. Sana maturo kung sinong pumwit. Kasi dito, Kuya Mo, hindi, talagang obviously hindi mapapalitan, hindi mababayaran yung sising niya. Dahil kasi, undeclared eh. Ayun. Hindi dineclared. Oo, undeclared siya. Oo, hindi dineclare. Talagang hindi mababayaran. Hindi siya insured, kumbaga. Kaya lang, ano dito. Nakakita sa through the mail, ha, yung pera. Oo. Kailangan na, yung siya nagtitipid ko minsan, hindi pwedeng ganun. Kailangan dahil sa bank-to-bank o kaya, ano, yung sa yung mga regular na mga padalahan talaga. Oh, mga money, ano. Yes, yung pera talaga. Yes. Ay, kasi kung mawala, papayaran ka. Mayroon nila. Mapapalitan or insured siya. Eh, kaya lang, itong sing-sing ni Ate Rowena, hindi siya mapapalitan dahil undeclared. Yun. Eh, ganun pa man, sabi ko sa PhilPost, Kuya Mon, eh, hindi na para palitan nyo o bayaran yung sing-sing dahil hindi naman siya nakadeclare talaga. Ang ano lang dito, kailangan tinabas natin, may kawatan. Ayan. Alamin natin sino yung kawatan. Yun. Yung hindi na para bayaran yung sing-sing. Di ba yung mga magnanakaw, walang iniwan na, oh, iiwan niya, iniwan niya na, ano ito? Ganun ang mga magnanakaw eh. Iiwan. Nakainsulto pa. Iiwan sila ng mga, yung mga simbolo nila. Sabi nga ni, sabi. Parang yung joke, yung bulano. Yeah, joke. Dito sa Cebu. Sa Cebu. Sumakay siya ng barko papuntang Bohol from Butang Tagbilaran galing ng Cebu. Pero bago niyan, ay nagtitinda ng ice drop. Wala na pala, hindi na pala uso ng ice drop. Ano? Tarang, hindi na. Ano na ngayon? Ano ba ang uso ngayon? Ice cream on stick. Ice cream on stick. Kaya yung drum cone. Yeah. Ice drop. Drumstick. Ice cream mo na. Napakatagal na pala ko. Tapos, ice drop. Nung bata pa ako, natutinda-tinda din ako ng ice drop just for fun. May kahon dyan. Pagkatapos, lalagyan ng dyaryo. Para matagal matunaw. Ice drop. Eh, yung bulano, first time niya nakapunta ng nakakita ng ice drop. Kasi sabi niya, oh, unsa man na? Ano raw yan? Ano yan? Pili ako. Kinain niya, sarap ah. Sabi niya. Sabi niya. Okay. Ubusin ko na yan. Bilhin ko na lahat yan. Sige, sabi Bini. Nilagay niya sa malita yung malita yung ganyang yung baol. Baol. Baol niya, Yung baol, alam mo yung baol? Yes. Yung parang malita na gawa sa kahoy. Ito para kay tatay, ito para kay nanay, mga kapatid ko, pinsan ko, pinakyaw na niya yung ice drop. Yung ice drop. Ano, yung paninda. Sige, dala niya. Nung lumabas, umalis na yung barko. Nung nasa laut na sila, nanaos, parang nasarapan siya eh. Gusto na naman yung tumikim. Total, marami naman. Marami naman extra eh. Pagbukas na, siyempre natunaw yung ice drop. Sabi niya, pisting gawa. Mura yun. Pisting gawa. Gikawat na.
Gihiyan ba? Inihiyan daw. Akala ihi yung natunaw na ice drop. Ayan, sige. So patuloy po namin susubaybayan ha itong sumbong ni Ate Rowena at bibigyan po namin kayo ng update para matukoy, malaman ninyo sino ang mga kawatan dyan sa Philpo. Antabayanan nyo po yan. Samantala, yeah. Ito pa. Ito yung reklamo sa logistics service. Dumulog sa ating himpilan ang maraming biktima o maraming complaint at tungkol dito. Biktima. Ito, nireklamo nila yung Enzoron Tracking Service. Enzoron. Kasi hindi man nila, ano sila, contractor sila kuya mo ng JNT. Yung mga nagde-deliver, ganyan, padala-padala. Yan, contractor nila ang Enzoron. Ngayon, si Enzoron naman, kumuha ng mga subcon niya. Yung mga inuupahang mga sasakyan para sa delivery. Ganon. So, ang sistema lang, eh, hindi nababayaran itong mga nagde-deliver na subcon. Sige, kung bakit o paano, pakinggan muna natin ang sumbong nitong ilang complaint na ito, 8 complaint na. Tarito po. Tapos kung itrato pa kami, parang kami mga aso na, ano yung, ma'am, pakibook na naman po kami, please, ganyan. Wala talagang proper na ano, yung sabi mo, mabibigyan ka talaga ng set ng ano mo. Kung ano lang gusto nila ibato sa'yo. Tapos kung inan ang gusto nila isaksak sa sasakyan mo, walang problema. Pumayag kami lahat doon, ma'am. Pumayag kami. Pero at this point, lagi na lang kami inibilay. Paano yung sasabihin ba namin sa kuryente? Eh, sandali na mo, hindi pa nakakabayad yung Enzoron eh. Diba? May obligasyon tayo lahat. Gawin natin yun. Diba? Oo, ano? Okay lang sa akin yung delay. Ang na-insulto kasi ko, yung unang pag-uusap namin ng coordinator mo. Nag-raise lang ako ng concern para sa team. Ang sagot niya kasi sa akin, alam mo ba pinasok niya? Umayaw mo, malaya ka umalis. Siyempre ako, na-insulto ako. Ang masakit lang doon, magsasalita kayo ng dapat, magpakumbaba kayo kasi yun ay may atraso sa amin, hindi na kami. Yun, marami daw dahilan ang Enzoron pagkakukuha na ng payment. Itong mga drivers. Kung ano-ano na. Ano mong spelling? Yung Enzoron. Echo November, Zebra, Oscar, Romeo, Oscar, November. November. Kala ko Enzoron. Enzoron. Ayun, so maraming dahilan. Siyempre, kasama na dyan ang pandemya. Di ba, partner? Palagi na lang dahil lang yung pandemya. Ayoko mag-iisip pandemya eh. Overuse na, gasgas na. Gasgas na. Opo, may pandemya eh. May pandemya eh. Puro ganun. Lahat wala na lang. Ibang maidahilan. Ayun. Ayan, so bilang action, Kuya Mon, inimbitahan natin dito sa ating himpilan ang may-ari ng Enzoron. Oh, dumating dito si Miss Michelle Atienza. Oh. At yung Michelle Atienza kasi at saka yung kanyang sekretarya para magpaliwanag tungkol dito sa reklamo. Narito ang kanilang paliwanag sa presinto ng isumbong mo kay Tulo. Last week ng August, supposedly may bibigay na sa kanila yung claims nila. Then afterwards, ma'am, every week na daw po yung iwan. Yeah, ma'am, kasi baguhan kami yung tracker ni JMT. Okay. So, pag ganun how many kasi, months na po ba kayo, ma'am, nata? August 5 po kami nag-start. Siyempre, yung mga biyahe, binavalidate pa nila. Mm. Mayroon mga biyahe, nasa third party po, incomplete details. Mm-hmm. So, pag incomplete details, hindi nila babayaran. Nangyari po sa first schedule namin ng payout, yung billing number 1, pinapili ako na JNT, ma'am, kasi maraming biyahe yung for validation. Mm. Pero, mas madami yung validated. Siyempre, ma'am, ang pipiliin ko, ihuli na lang yung for validation. Mm. Kesa naman mag-antay ng mag-antay. Tapos yun, na-delay yung payout dahil nga. Yun. Delay ng payout. Kesa marami na kung ano-ano mga dahilan. Oh. Na siyempre, hindi matanggap ng mga complainant. Oh, dahilan. Eh, ang gusto siyempre, kung ano may mga dahilan nyo, sa inyo na yun between JNT. Basta kami, nagserbisyo,
Nag-serve kami ng services ninyo. Mga problema sa loob ng opisina. Oh, yon. Hindi pwede. Hindi pwede. Oh, bayad. Dapat, dito na, bayad. Problema nyo yan. Pero dapat yon. At narito pa ho, ang pagpapatuloy pa, kasi may membership pala na hindi klaro dito sa mga contractor na may membership fee na 2,000 pesos. Narito po yan. Gusto ko lang i-clarify. Kaya hindi ako nagsasign nun. Kung bumunta, pipirma ako, bibigay niya yung 10K ko. Mm-hmm. Pero babawasan muna ng 2,000 para doon sa membership fee. Na hindi naman. Yes. Mm-hmm. Yun kasi ma'am, bayad sa cash card, uniform, tsaka sa ID, ID names. Pero ma'am, even before pa ba kayo magkaroon ng transaction, na-instruct po ba ma'am lahat ng subcontractor ninyo ma'am? Yun ang hindi ko po alam kay Arvin. Kasi, ma'am, kasi nasa contract naman siya. However, po, ma'am, walang kontrata po na naipakita sa kanila. Ang contract is to be followed na lang yung solution. Ganito po nangyari kasi niyan, ma'am. August 5, nag-start kami. Yung office namin, siguro mga August 25 pa nag-open. So, nahuli yung office. Kaya, ang nangyari, yung contract, nahuli. Ikaw, ma'am, tatanungin ko, no, since kayo ang owner, kanino ma'am lapses yun? Ayun nga, ma'am, kaya sabi ko, babalik ko na lang para walang problema. 2,000 lang naman yun, di ba po? Yun. Tinatanong kung sino kanino may lapses. Siyempre, ituturo yung staff daw. Papasa sa staff yung mga kakulangan. Miscommunication na naman, partner. Miscommunication gap. Miscommunication. So bilang action ito na. Sa mahabang usapan ito, isa-settle na, aayusin na. Clip number 5 tayo, Desa Abiola. Isa-settle na, mahaba yung naging usapin, paulit-ulit, paligoy-ligoy. Ang importante dito, ang pinupunto natin, isettle, isettlement. Magkaroon ng settlement ba? Bayaran yung mga nagre-reklamong contractor. Narito po, clip number 5. Anyway, okay naman na kayo? Wala naman ang loob po? Gaan naman na yung mga loob ninyo? Oo, nakahinga ako, makakatulog na ako ng umahan. Ito daw yung agreement na pinagmahal ninyo. Pwede yung mabasa, ma'am? Sige, sige. Paano to, ma'am? Eh, may balance sa akin ng call. Lalagay na lang yung loob ng balance. Lagay na lang natin. Wala, ma'am. Wala naman dito yung problema. Nasaan? Nasa labas, no? Back to the country. Pagtama. Yung note ko sa baba. Kaya pa kanina. Ang pera yan. Yun. Nabayaran po yung mo. Binayaran. Mayroon binayaran ng 10,000, may 20,000, may 2,000, iba-iba. Kasi depende sa servisyo. Ayun. Depende sa length of service yung delivery nila sa binayad sa kanila. Kaya solved na, ay tawanan eh. Kaya sabi nga eh, wala kang problema ang hindi nasusolve sa maboteng o sapat. Sapat. Maboteng. Ha? Hindi naman siya nagbibigay pa. Hindi nga eh. Mabote na, mabote ang usapan ito. So, settled na. Ayos na. Parang nagiinom yata. Parang nagiinuman eh, no? Nagtutungga-tunggaan sila. Ayan, masaya na itong mga nagreklamo sa atin, Kuya Mon. Solve na yung problema. Ends well that, ano? Ends well that ends well. All ends well. So, pareho pa, tatrabaho pa rin. Pareho, tatrabaho pa rin. Serbisyo pa rin itong mga kontraktor sa kanila basta wala na magiging aberya sa susunod. So, ayan. Good job. Ito naman yan para kay Tete. Okay, very good. Okay, dako tayo dito sa sumbong abot pa naman. Ano? Kaya pa, mabilisan na lamang. Itong reklamo ng Hapon, Kuya Mon. Yeah. Ang biktima rito ay si Kubo Yoshifumi. Yoshifumi. Kubo Yoshifumi. Pero pa yun, Kiko po. Oh. Yoshifumi. Tapos yung isa, si Katsunori Kobayashi. Kobayashi. Oh, hapon na. Hapon talaga.
Hapon na hapon, sobra. Pero reklamo nila yung Rio Aki Taxi. Ha? Rio Aki Taxi. Rio Aki. Parang hapon din, Rio Aki Taxi. Rio Aki Taxi, baka hapon din. Nagkita-kita yung mga hapon. Rio Aki. Actually, nangyari. Pati taxi hapon, Rio Aki. Sa email natin natanggap tong reklamo na ito, nangyari daw ito, Kuya Mo, noong April 28, 2019 pa actually. Alam mo, yung driver daw na siya sasakyan nila, galing Vito Cruz, magpapahatid sila sa Macapagal Boulevard. Mm-hmm. Yes. Sa Pasay. Ngayon, sabi siyempre nung hapon, metro, meter, ganun. Siyempre. O sige, meter, sabi daw ng driver. But, last 200 pesos. Oh, hindi yeah. Nangungontrata na yon, Kuya Mo, di ba? Pangontrata. Meter plus 200 pesos. Yeah, no? Oh, na may presyo yung tip. Eh, siyempre, nung may presyo yung tip eh. Ang tip eh, 200. Eh, ayaw nung hapon. Hindi na lang ako sakay. Bumaba yung hapon. Baba na lang sila. Hindi na lang daw. Eh, nagalit yung driver. Sabi, G-A-G-O kayo ah. Sabi nung driver. G-A-G-O kayo ah. Ganon. Eh ngayong hapon, siguro naintindihan niya yung GLGO, kinuha niya yung cellphone niya, pipicturan niya yung driver, tsaka yung taxi. Pipicturan niya, siguro reklamo nga niya. Eh nung makita ng driver, Kuya Mo, na pinipicturan siya, inarangkada niya yung taxi niya, nakaladkad ngayon, itong si Kubo Yoshifumi. Nakaladkad. Saya, maraming sugat, maraming tama. Na itakbo sa ospital ng mga bystander doon. Napakatindi, ano? Napakatindi. Ngayon din kinasuhan na itong driver okay. Na ang driver si Ronnie Bert Cabaya. Kinasuhan na siya sa prosecutor's office tapos sabay din nag-file ng kaso sa LTFRB. Kaya lang pagdating si LTFRB, Kuya Mon, siyempre, abogado pinaharap nung Rio Aki Taxi. Ay, abogado sila. Inutu-utu siguro yung hapon, huwag ka nang mag-file ng taxi kasi yung taxi nila in-impound ng LTFRB. Impound. Inutu nung abogado daw na huwag ka na, urong muna demanda, parilease mo na yung taxi ko, babayaran namin yung nagastos mo sa ospital. Kasi malaki na gastos sa hospital, private hospital eh. Siyempre. Tinakbo daw sa Manila Doctors at Metropolitan Hospital eh. Dalawa. Mahaling hospital. Nilipat Kuya Mo sa Metropolitan from Manila Doctors. Eh ngayon, nakipag-areglo. Sige na lang, sabi si Hapon siguro kasi baka hindi naman siya magtatagal dito sa atin. Nakipag-areglo in short. Binigyan sa kapalit ng pagpaparelease ng taxi, cheque, Kuya Mo, ng kapalit, 550,000 pesos. Laki. Kapalit ng pagpaparelease. Dinirelease na si taxi, ito na cheque. Dideposito na nung hapon. Okay, ipapakash. Naku. No funds. Estafa. Walang pondo. Okay, estafa yung hapon. Estafa ang loko nila yung hapon. Abogado, tatig na abogado pa. Close account pala yung banko, Diyos Mariose. Awan ti kwarta, awan. Awan. Awanin. Saka bagong kahihiya. Partner, Kuya Mon, bagong kahihiya na naman sa bansa natin to. Yes. Ayan naman. Ang tawag sa ating ba, ang tingin ng mga hapon na iba eh. Dorobo tayo. Alam mo yung dorobo? Dorobo. Ano yun po? Nanakaw. No. Manluloko pa yun. Parang gano'n. Dorobo. Kaya po, nakipag-usap tayo sa LTFRB, Kuya Mo, na pinapabuhay ulit natin yung kaso at ipapabatak ulit natin sa kanila yung taxi. Yun. Sa pumayag naman ng LTFRB, gawa lang daw tayo ng sulat at ipadala sa kanila at i-impound daw ulit nila yung taxi tapos kakasuhan ulit yung operator. At saka, okay lang. Pati yung kasuhan mo na pa, sabihin mo na sa hapon, mga hapon, na mag-file ng estafa.
case. Tafa rin. Oo, dahil yung sa check-in, wala na inisip rin. Ko lang na close account. Pwede, yan. Dagdag natin yan. Kaya, naayos na natin yung mga papeles ito, kuya mo, para mabuhay ulit natin yung kaso at may pa-impound yung facts. Yan! So, paano ba yan? Weekend na bukas, kuya mo. Magpapahinga tayo. Relax, mga labada partner, natin dyan. Partner, Kuya Mon, bago tayo tuluyang magpaalam, mag-i-announce ko lang, meron tayong mainit na topic next week. Merong 60 plus, hindi ko alam kung ilan ang numero, 60, 50 to 60, Taiwanese, OFW from Taiwan. Na nagrereklamo ng isang diomano scammer daw ng paluwagan din. You know, meron tayong paluwagan. Meron tayo. Abangan niyo po yan at iso-zoom meeting po namin ni partner Arin para madinig natin. Kawawa tayo mga Pilipinas ko. OFW naman, paluwagan. Hindi na pala. Pasikipan. Na pala. Hindi, patangayan. Pasikipan na. Wala kasi patangayan, tinangay natin. Alright, maraming salamat. Ha? Gusto mo? Maluwag o masikip? Pasikip. Siyempre, masikip. Masikip. Pero sa alam ko, ikaw din. Alam ko, kayo din. Gusto nyo yun. Alright, maraming salamat po sa inyo pinapagsubaybay sa amin. Happy weekend po. Mag-ingat po kayo. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po ang inyong kakampi na si Bon Tulfo, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Nagpapaalam po kami. Marami pong salamat sa pagsumibay. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, nagpagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong local Tulfo siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Alin at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong. Mga krimen at anumalya ay lahat baon. Walang witness lahat na so we never acted like a goon. To ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat hindi na sa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsitig kamay na pwedeng-pwede hawakan. Na wala na sandali at muli nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakambi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay